Welcome to my channel, McDo TV. Thanks to all my supporters, I hope you enjoy the video. Let's begin. Magandang umaga mga ka-McDo at tayo mag-update naman ng drawing ngayon. Tayo magdo-drawing ng Perry. So tagal na tayo din nakapag-drawing eh. So mag-ano muna tayo yung line up. Ito kaya tayo may basahan kasi nagsusuka yung ballpen mga ka-McDo. So mumurahin ballpen lang ang ating gamit. Half open yung mata niya kaya medyo so medyo mahirap yung ating ano ngayon. Tawag doon reference.
So, ganito lang tayo pa nagdo-drawing mga kamakto. So, hindi mo natin inaano yung details. Gagawa muna tayo ng skeleton at ano, yung anatomy niya kasi. Kaya importante talaga yung ano eh, may knowledge tayo sa anatomy. Dahil yung proportion niya. Nakaupo siya eh. Suma dito. Masyadong constricted yung ano niya. So, hindi kita yung sampaan niya. Oo. Hindi kita yung sampaan niya pala. Nakaupo siya sa tapyas na ano eh. Tapyas na kahoy. Yun. Problem.
mawala pala isang paa niya. Kulit tayo. Haba palubok. Hindi ko maipakita sa inyo yung reference kasi copyrighted siya mga kamakdo. So, nagawa na natin yung outline. Bali, ano siya, puno. Opo siya sa puno. So, yan. Tapos meron siyang pakpak ng butterfly, so medyo complicated yung pakpak niya eh. Sisimplihan lang natin. So ganito. Kunin lang natin yung shape muna. Bali, ito yung shape ng pakpak niya. Tapos may isa pa siyang ano, doble siya eh. Problema, hindi na makikita sa ano. Sa reference eh. So ano siya, isa siyang theory. May mga pattern-pattern lang siya na ganito. Yung pakpak niya. Para siyang ano eh. Ganda ng design ng pakpak niya. So, ayan na. So, check natin yung anatomy niya. Yung key lines ay, ang key lines niya mga kamakdo ay paano, letter C. Ayan. So, letter T. Nakikita niya letter C. Ito yung parang pinaka-movement niya. So, ayan. Kita natin yan. Nakita niyo. So, para may ano siya, hindi matigas yung character. So, mayroon pa rin siya dito yung naiiwang buhok. Yun. So, ganito yung outline niya. Pero yung isang paa niya, parang shadow lang dito eh. Ayan. Shadow lang yung isa niyang paa. Hindi makita sa reference, medyo ano. Saan yung legs? So, ito yung outline niya.
Ngayon, tagal na natin din nakapag-drawing kasi mga kamakdo eh. So, iitiman natin naman ngayon para sa... Tatama natin yung anatomy. Minutusok yung ating ball pen eh. Medyo makapal yung ano niya. Kilay. Huwag natin ano. Pag gagawa kayo ng buhok mga kamakdo, ano lang, isunod lang sa flow ng ano. Sa flow ng... Yung flow ng ano niya buhok. Ayan. Ayan lang kailangan mat... Ano ko, nawawalan pa. Nawalan yata ng tinta. Wait lang, nawalan ng tinta mga kamakdo. Ubus na yung ating ballpen. Naubos yun. Bago lang to. Wait lang. Hindi, meron pa. Ayun, na ano lang pala siya mga kamakdo. Na nagbabara. So, isudod yun lang sa flow ng hair niya. Ayan. Ayan, sobrang haba ng buhok niya kasi ano siya, fairy. So yung kamay niya, wala pa tayong masyadong details. So saka na natin dalagyan ng details, saka natin naanahin ng details yung kamay niya. So, bakit nga ba tayo, mga kamakdo, ano, hindi gumagamit ng lapis sa pagdodrawing? Kasi, parang ano to, mga kamakdo, training natin. Sa watercolor kasi, direct yon. So, hindi ka pwedeng magkamali sa watercolor. Hindi man kamali. Hindi mo na kasi pwedeng ulitin sa watercolor yung pag nagpipaint ka, gawa ng
hindi nabubura ang watercolor, mga kamakdo. So kaya sinasanay natin ng ito yung direct method ng drawing eh. Ito kahit may damit siya kailangan kasi tama yung anatomy niya eh. Kaya yun talaga iba. Yung gusto nilang perfect yung kanilang ano. Kanilang drawing. Talagang ano, nilalapis talaga muna nila tapos idodrawing muna nila ng nude. Para yung anatomy niyo makuha. Tapos ang shading niya mga kamakto, huwag niyo masyadong itiman. Ah, wag ano. Wag purong ano. Huwag siyang purong ano, itim. So, cross-hatching lang na ganyan. Ilagyan natin na shadow. Kaya yung flesh niya may ano din eh. May shadow din eh. Saka huwag tayo matatakot magkamali mga kamakbo. Talagang wala namang perfect na ano. Walang perfect na art. Kung gusto natin perfect, eh, picture na lang natin. So, ang art ay hindi about, ano, hindi siya about yung perfection. Ini-emphasize dito yung creativity. Kaya ano pa rin ngayon eh. Mas mataas pa rin ang value ng painting sa photograph mga kamakdo. Samantalang ang photograph. Gayang-gaya, diba? Kopyang-kopya. Kaya ano eh, kaya tayo nainganyo sa art kasi pag gumagawa tayo ng artwork, nai-imprint yung ating ano eh, yung ating emotion dito sa ating ginagawa. Yung ating emotion, yung yung ating nararamdaman. Kaya is iba ang painting sa ano eh, sa
ibang iba ang painting sa ano, sa realism ng photograph. Kasi ito may halo itong emotion eh. Kasi ang kung titignan niyo yung photograph ng isang parehong subject, halimbawa ay apple, pipicturan yung apple, iba siya eh, iba sa ipipainting mo naman. Magkakaroon ng something na hindi natin maipaliwanag. So siguro yun dahil kaya special lang ano ang tayo, makikita nyo rin dito yung resilience ng artist, gaano katsaga. So nag-reflect yun ng ating pagkatao, yung ating artwork. Parang nai-imprint yung ating psychology dun sa ating artwork. Kaya, pansinin nyo, ang mga master, iba-iba yung itsura ng ano nila. Iba-iba yung itsura ng painting ng mga master. Iba ang style niya eh. Hindi yun sa style palagay ko yun. Kasi iba-iba naman tayo ng experience sa buhay. So, kaya iba yung painting ni Rembrandt sa painting ni Leonardo dahil yung experience natin sa buhay magkakaiba. Yung na-imprint sa ating mind. At huwag tayo mag-focus masyado sa style mga kamakdo kasi yung style na sinasabi nila ano yan, kusa nang lalabas sa artwork nyo yan. Hindi nyo na kailangang ano, mag-effort pa, talagang lalabas at lalabas yan sa inyong artwork na ikaw yun talaga, na iba ang art mo sa iba. So, bawat artist, iba-iba ng psychology. So, iba-iba talaga ang mangyayaring, ano, nagiging kalabasan. At yung sinasabi nilang palagay ko, artwork. Kusa nang lalabas yung inyong style. Saka ano, yung mga master, ano yan? Tignan nyo lang yung mga technique. Pero ano, huwag nyong gayahin na ano, parang Xerox copy. Na ah, gusto ko maging kagaya ni Leonardo da Vinci. Saka iba ang materialis ng mga kamakbo. Iba ang materialis ng classical art sa modern art. Ngayon, karamihan ng color ngayon, synthetic na. Kagaya ng kulay blue. Ang blue dati napakamahal mga kamakdo. So ngayon, mura na ang kulay blue, gawa ng synthetic na. So talagang kung gusto nyong gayahin si Rembrandt, yun talaga magagaya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang tamang sekreto ni Rembrandt. Ang
ginagamit ko medyo mga kamakdo ay ano, water base. So mang pecho na rin. Tinay na yata ngayon. Tama ba? So, baka ma-overwork siya. Kasi kukulayan pa natin siya ng acrylic. Dagyan lang natin ang kulang ng details. Basta ano lang, enjoy lang tayo mga kamakdo sa ating art. Huwag tayo ma-pressure sa mga style-style. So, August 29 nata. Hindi mo na matandaan ang peche, ano? At ano na ata ngayon? Ibang petsa na ngayon. Wait lang ha. August 13 pa lang mga kamakdo. Mali tayo ng petsa. Yun. So, yung ating mga artwork mga kamakdo, nilalagyan natin ng Solid Dio Gloria. Tapos, saka ako nilalagay yung ating ano, sign. Ibig sabihin ng Solid Dio Gloria mga kamakdo, ayan. To God be the glory. So, hindi ko pinagayabang yung ating ano creation. Parang ipinopoint natin sa God na nag-create sa atin. So, kumbaga, kaya yun ang nilalagyan ko ng Solid Dio Gloria. To God be the glory. So, parang inaalay natin yung art sa ating creator. Hindi natin parang, oh, magaling ako mag-drawing, oh, magaling mag-painting. So, parang ganun siya. Kaya nilalagyan ko ng ganyan. Sa baba ko na lang nilalagay yung ating sign. Yan, ito yung perma ko talaga. So, ito yung key lines niya. Letter C. Para yung character niya hindi matigas. So, kukulayan natin ito bukas. Pag ano. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon. So, salamat sa mga nanood mga kamakdo at natagalan tayo ng update. Sana araw-araw na to. At salamat sa mga sumuporta. Thanks for watching. Support my channel, like, comments, share, and subscribe.